Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May babae nga siya. Paano niyo pong nalaman? Sinusundan ko siya ngayon. Alam kong magkikita sila. Galit na sumugod nga itong si Moira dito sa Epic Medical Hospital upang komprontahin ang kanyang asawa na si Robert na kung bakit nagpapalit daw ito ng brand ng pabango na ibinigay niya dito kay Robert. At tinanong niya itong si Robert na ano pa ang susunod na papalitan dito ni Robert at hindi naman ito makasagot. At maya-maya ay tinawagan naman ni Moira itong ngang si Lynette upang ipag-alam na alam na daw niya na may babae nga daw itong kanyang asawa. At sinabi naman ni Lynette na kumalma dito at kung paano na daw niya nalalaman. At sinabi ni Moira na kasalukuyang sinusundan niya itong si Robert ngayon dahil alam niya na magkikita nga itong si Robert ang ng kanyang babae. Samantala, kinikilig naman itong si Lynette habang nag-aayos sa kanyang sarili at pinaghandaan ang date nga nila dito naman ni RJ. Yun ang pakilala nga sa kanya dito ni Chinito. At tila nga ay bumabalik na sa dati ang tingin ni Tisay dito nga sa kanyang iniibig na si Chinito. At hindi niya alam na nakasunod na pala si Moira dito nga kay Tanyag dahil nakita niya ang sasakyan kung saan naroon at kung saan magkikita sila dito naman ni Lynette at dito nga ni RJ. Kaya patuloy natin aabangan yan kung talagang dito na ba mahuhuli itong si Tanyag na itong nga kanyang babae na si Tisay at kung kaya nga ba itong tanggapin at kaya nga ba din ipagtanggol ni RG itong ngang si Tisay na dati niya ngang kasintahan dahil gusto nga ni Robert na bumawi nga ulit dito. At dahil nasa kanya din ang panyo ni Tisay kaya naman kinikilig nga itong si Robert habang hawak niya ang panyo naman dito nga ni Tisay. At ganoon din itong si Tisay kinikilig habang parang baliw na kinakausap nga ang jacket na kung saan ay hiniram niya nga ito nang makauwi na nga siya dito sa kanilang bahay. Kaya patuloy natin tutukan lang dito sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po. Bye-bye!